Balita naman sa lalawigan. Iginiit ng Department of Agriculture na Iloilo at Oriental Mindoro ang pinaka naapektuhan ng El Nino o matinding tagtuyot sa ngayon. Ayon kay DA spokesperson Arnel De Mesa, umabot na sa 127 million pesos ang halaga ng pinsala sa Iloilo, habang pumapatak sa 56 million pesos ang halaga ng mga nasirang pananim sa Oriental Mindoro. Naglaan na ang Agriculture Credit Policy Council ng DA ng 500 million pesos para sa pagpapautang sa mga naapektuhang magsasaka at mangingisda. Sa ilalim naman yan, maaaring umutang ng 25,000 pesos ang mga apektado ng El Nino para makapagsimula ulit. Sa ilang pang balita, umakyat naman sa 55 ang bilang ng mga insidente ng sunog sa Camarines Sur mula po nang pumasok ang 2024. Mas mataas ito na higit sa 20 sa mga naitalang kaso po ng sunog sa parehong panahon noong nakaraang taon. At ayon sa Bureau of Fire Protection, ilan sa mga karaniwang pungsanhi ng sunog ang mga nag-overheat na appliance at naiwang niluluto. Nanawagan din po ang BFP sa publiko na maging mas maingat, lalo pa tumitindi ang init ng dahil sa El Nino. Nianig naman ang magnitude 4.8 na lindol ang timog silangang bahagi ng Barihatag sa Surigao del Sur. Naitala ang lindol pasado alauna ng madaling araw kanina. Ayon sa FEVOLX, may lalim itong 10 kilometro at tektonik ang pinagmulan. Wala namang naitalang napinsala sa naturang lindol. Sa ilang pang balita, natuntun po naman ng mga pulis ang isa sa apat na suspect sa brutal na pagpatay sa isang retired police general sa lungsod ng Cotabato. Naaresto ng mga pulis si Orlan Lindungan Ayunan matapos nga pong salakayin ang kanilang hideout sa barangay Bagua 1 March 2022 nang pagbabarilin ng apat na kadalakihan si retired police general Rolen Balkin sa Sinsuwat Avenue. Sugatan din ang driver at escort ni Balquin. Patuloy pong pinaghahanap ang tatlo pang suspect sa naturang krimen. Umakyat na sa apat ang bilang ng mga namatay na miyembro umano ng New People's Army matapos makaengkwentro ang Armed Forces of the Philippines sa San Joaquin, Iloilo. Naunang napatay ang tatlong miyembro daw ng NPA sa pagsisimula ng putukan nitong Miyerkules. Patuloy na hinahanap ang mga tumakas umanong rebelde sa Barangay Roma. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.